mga kahabi, and thank you so much sa lahat na nanood ng aking mga videos. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabago kong mga videos. At ngayon, isasagutin naman natin ang tanong kung paano natin malalaman ang male tsaka female na convict cichlid. So ito, panoorin nyo. Sa first time ko nakita itong convict cichlid sa pet shop, nagandahan kaagad ako sa kanila. Kasi yung kanilang mukha ay napaka-classic. Tsaka maliliit lang sila, hindi sila lumalaki, hindi katulad sa ibang cichlid. So nag-try ako research about sa convict cichlid. So doon ko nalaman na ang female pala na convict cichlid ay merong kulay yung sa tiyan niya at yung sa kanyang dorsal banda. Bago ako bumili ng convict sa pet shop, inobserve ko muna yung mga convict doon sa loob ng tank. At mayroon nga akong napansin na mayroong kulay ang tiyan. Sa tiyan banda mayroong kulay na parang pink tsaka reddish na kulay. At yun yung female. At tsaka banda din sa dorsal, mayroon din kulay na parang pinkish, no, na reddish. So yun yung pinili ko. Kaya lang ang problema, pag huliin pala sila or nasistress sila, umiiba yung kulay nila. O, nawawala yung kulay sa tiyan or sa may dorsal. Minsan nagiging black sila or minsan nagiging white sila at nawawala yung kulay. So mahirap i-determine. So ang nangyari, ang nabili ko na mga convict ay naalam ko later na puros pala sila females, wala palang male. So ang nangyari din sa tank na kung saan sila nandun, namatay yung isa sa kanila, no? Kasi yung ang mangyayari pala is survival of the fittest yan sila. Okay, so kung sino ang makasurvive sa mga females, yun yung siya ang magiging dominant female at yun yung siya ang mag-start mag-breed. So since apat sila ay female, so nag-awayan lang din sila at namatay yung isa. So ang ginawa ko, hiniwalay ko sila bawat tank. No. And naghanap ako ng male. At mabuti na lang din, mayroon din akong kaibigan na mayroon siyang pair na convict cichlid. So ginawa ko, nag-swap kami ng mga cichlid ko ng pair niya na convict. Tapos binigyan niya pa ako ng mga juvenile na mga convict. At yun din yun ang ginpalaki ko. At later yun din ang nag-start mag-breed. So ito yung female breeder ko na convict cichlid. So kung mapansin nyo, ito siya hindi maklaro, no, yung kulay sa kanyang tiyan banda. So akala ko nga ito siya ay male. Pero later na discovery ko na ito pala siya ay female na convict cichlid. At ngayon marami na siyang mga fry na inalagaan na siya. So maganda talaga ang convict cichlid. At ito naman yung bagong pair up ko na convict.
Ito na yung first breed ko na mga convict. Ito na sila, ganito nakalaki. Actually, kaunti lang nakasurvive kasi first time ko na mag-breed. And ito lang yung dalawa ang kinuha ko dun sa grow out tank. And after a week, ito, nanganak yung female na convict. So, ito yung female. Ayan siya, female yan siya na convict. So, kung mapansin nyo, no, yung kanyang dorsal, mayroong kulay. Kulay na parang pink, tsaka blue. Yan, pag nag-side view siya. Yan, kung tingnan nyo, mapansin nyo. Madilim kasi, kaya parang hindi masyado makita. Pero pag maliwanag yan, parang mayroong pink. Pinkish yung kanyang tiyan banda, no? Sa may tiyan, may pinkish. At yung kanyang dorsal ay mayroong kulay. So, yun yung palatandaan ng female. At ito naman ang sunod. Ito yung male. So, ganito yung mukha ng male na convict cichlid. No? So, wala siyang kulay sa may tiyan banda, no? At saka yung kanyang dorsal, wala ring kulay. So, minsan, kung nag-change color yan siya, no? Minsan na kung mapansin nyo ngayon, medyo maputi siya. May time na nagiging dark yan ang kulay niya, no? So, ganun ang difference ng male sa female. No? Wala siyang kulay sa may tiyan banda at saka sa may dorsal. So, dito mapansin nyo yung pair na mga convict cichlid. So, yan yung male, yan. Parang nag-aaway sila ng female. Actually, pinoprotektahan nila yung mga fry, no? Mga bago lang yan nag-hatch na mga fry. So, yan, parang tinutuka ng female yung mga fry. Pero hindi yan nila kinakain. No? Binabalik nila dyan sa gitna para doon lang ang lahat ng mga fry. At yun yung isang trait na gusto ko sa convict cichlid. Kasi inalagaan talaga nila yung kanilang mga fry o hindi nila kinakain. So once nag-pair up na yan sila, once ready to breed na yan sila, pag nag-lay ng eggs yan, kanila yan na protektahan ang mga fry na bago lang nag-hatch. No? Mga wigglers, binabalik nila yun sa gitna para doon lang lahat ng mga fry hindi maglabas doon sa cave na yun. So ayan mga kahabi, sana meron naman kayong natutunan sa araw na to, no? Kung paano natin ma-determine ang gender ng convict cichlid. So once again, maraming salamat sa inyong panonood ng aking mga videos. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-click nyo yung subscribe button at i-click nyo yung notification bell para man-notify kayo sa pinakabagong videos ko. So hanggang sa muli, God bless, take care, ingat kayong lahat, at see you next time.